Sa videong ito, ituturo ko kung ano ang dapat gawin para isang RFID na lang ay ipapakabit mo sa iyong sakyan, pero pwede na itong magamit sa kahit saang expressway, mapa auto sweep o easy trip man ito. Simula November 2 ay papatupad na ang cashless payment sa lahat ng expressway. Kaya kung ayaw nyong maabala, ngayon pa lang ay mas mainam na magpalagay na agad kayo nito dahil habang tumatagal ay mas dumarami pa ang nagpapakipit nito sa mga RFID stations. Pero dahil dalawang kumpanya ang pangunahing namamahala sa electronic toll collection sa iba't ibang expressways, ang San Miguel Corporation para sa auto sweep at ang Metro Pacific Tollway Corporation naman para sa easy trip, dapat ay parehong meron ka rin ito para hindi ka magamba kung pwede nga ba o hindi pwedeng pumasok lalo sa mga bihira mong daan ng tollway. Merong dalawang bahagi ng sakyan ang pwedeng paglagyan ng Radio Frequency Identification o RFID na siyang kailangan para mabasa yung account ito. Pwede ito sa may headlight o kaya naman sa loob ng windshield. Siyempre mas mainam kapag sa loob ito dahil mas malaki ang chance na tatagal ito kumpara sa labas na maraming nangyayari, katulad ng pagka-car wash o kaya mapagtripan lang natanggalin ng mga walang magawa sa buhay. Ang isang advantage na kapag sa headlight ito nakalagay ay mas madali itong mababasa dahil sa unahang bahagi ito ng sakyan at walang salamin sa unahan nito. Idinidikit ang RFID tag ng auto sweep sa kanang windshield o sa may driver side at sa kaliwa naman o sa passenger side ang sa easy trip, kaya magiging magkabila nito kapag pareho mong pina-install. At kapag meron pang RFID tag sa inyong village, maaari pa itong madagdagan kaya baka magka-problema sa pagbasa nito kapag magkalapit sa parehong headlight. Isang dahilan kung bakit ayaw ko itong dito ilagay. At dahil nasa magkabilang gilid nakapwesto ang RFID reader o scanner ng auto sweep at easy trip, kailanganin nasa gitnang bahagi ng windshield nakalagay ang RFID sticker para madali itong mabasa kapag gusto mong isang tag lang ang gamitin. Pero kapag merong tint ang inyong windshield, makapalma na ito o hindi, mas advisable na sa headlight na lang ito ilagay para mas madaling mabasa at hindi magkaroon ng problema kapag dadaan ang tollgate. Kaya kung bago pa lang ang inyong sakyan, mas mabuti kung magpakabit ka muna ng auto sweep saka mo palagyan ng tint. At para naman sa merong mga tint pero mas gusto sa windshield pa rin ilagay ang RFID tag, patabasan mo muna yung tint sa bandang itaas at gitnang bahagi nito kung saan ito ilalagay o pwede rin sa may katabi ng dashcam kung meron man. Ito ang unang bagay na dapat ay salang-alang bago pa man pumunta sa kahit saang RFID station para magpa-install. Ang pangalawa ay dapat na unahin mo munang ipakabit ang auto sweep dahil ito lang ang pwedeng ipalink sa easy trip. Kaya para sa mga nauna nang nagpakabit ng easy trip, kailangan nyo pang magpalagay ng hiwalay na tag para sa auto sweep kung gusto nyong meron rin kayo nito. At kung gusto nyo namang malaman ang requirements at proseso sa pagpapakabit nito, pwede nyong panoorin yung ginawa kong video tungkol dito. Kapag meron na at activated na ang iyong auto sweep account, pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na easy trip station para ipalink ang inyong RFID. Pero tandaan na hindi lahat ng station nito ay naglilink, kaya itanong mo na lang kung saan yung pinakamalapit na gumagawa nito. Una kong pinuntahan yung RFID station sa Shell Balintawak sa Quezon City at pinapunta nila ako sa NLEX Customer Service Balintawak sa Caloocan. Yung tent na nasa labas ay para lang sa mga magpapakabit ng easy trip, kaya kailangan yung pumasok sa kanilang mismong tanggapan. Sa pagpapalink ng auto sweep sa easy trip, dalawa lang ang kailangan yung dalhin. Siyempre ang sasakyan na dati ng merong RFID tag at kailangan nyo rin magbayad ng 500 pesos para sa initial load nito. Ang pangatlong requirement ay kailangan nyo mag-fill out ng form at pwedeng doon mo na lang ito hingin at gawin. Para sa pinakaunang proseso sa pagdating mo, iti-check o titingnan muna nila kung saan nakapwesto ang auto sweep RFID tag kung talagang pwede itong mabasa ng mga easy trip RFID readers. Hindi na rin kailangan dalhin ang auto sweep card dahil yung mismong tag lang ang kailangan nilang i-scan. Ang pangalawa ay ipapaliwanag nila sa iyo ang mga dapat mong malaman
sa pagpapalink ng RFID. Ang pinakauna ay kahit na iisa lang ang tag na gagamitin ng parehong auto sweep at easy trip, magkahiwalay pa rin ang account nito. Ibig sabihin, iba yung load ng account sa auto sweep at iba rin sa easy trip. Hindi madaragdagan ang load ng dalawa kapag yung isa lang ang pinakargahan mo. Maaring mas kaunti na lang ang laman ng isa lalo kung itong palagi mong ginagamit. At dahil dito, magkaiba rin ang paraan ng pag-incur ng balance para masiguro mo na hindi ito maubusan ng laman. Meron na rin akong ginawang video tungkol dito kung gusto mong malaman kung paano. Kapag naipasa mo na yung form at nakapagbayad ka na rin ng 500 pesos para sa initial load ng iyong EasyTrip RFID account, pupunta na kayo sa iyong sasakyan dahil i-scan na nila yung AutoSweep RFID tag para malink na nila sa EasyTrip. Aabutin lang ito ng ilang segundo at kapag okay na, ang sunod na kailangan mong gawin ay maghintay na lang dahil merong mag-i-email o mag-detect sa iyo na activated na ang iyong EasyTrip RFID account at kadalasan ay nasa 7 working days ito bago gumana. Kaya kung nagmamadali ka at kailangan mo nang gamitin agad ang EasyTrip RFID, ang second option mo ay magpakabit na lang ng hiwalay na RFID tag. Itago rin ng mabuti ang resibo na ibibigay sa iyo dahil ito ang ipapakita mo kapag gusto mong i-follow up ang inyong pinoprosesong account. Kapag meron na kayong natanggap na text o email, pwede nyo nang balikan ang inyong EasyTrip RFID card dahil ready na ito for pickup. Tandaan rin na kung saan nyo ipinalink ang inyong RFID, dun nyo rin ito dapat nakunin. At kapag gusto nyo namang malaman kung alin ang mas convenient para sa inyo sa pagre-reload ng alinman sa EasyTrip at AutoSweep RFID account, pwede nyo rin panoorin yung mga ginawa kong video tungkol dito. Meron sa pamamagitan ng pagbabayad sa 7-Eleven, paggamit ng GCash, BPI Online kung meron kayong account, at sa pamamagitan ng Paymaya. At para naman sa mga baguhan pa lang sa pagmamaneho at hindi pa sanay o hindi pa nakakasubok mag-drive sa kahit sa mga expressway, pwede mo na rin panoorin yung ginawa kong video tungkol dito. Ang lahat ng nabanggit kong topic sa videong ito ay maaari nyong makita ang link sa video description sa ibaba. Kung nagustuhan mo at meron kang bagong natutunan sa videong ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. At para naman sa inyong mga request na gusto nyo rin gawa ng ganitong video, mag-comment lang sa ibaba. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel at i-like ang ating Facebook page para hindi mo palagpas ang alinman sa mga susunod kong i-upload na mga videos tungkol sa mga sakyan at pagmamaneho na siguradong makakatulong sa'yo. Uli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.